Yan po ang huling araw ng pagsalang sa public interview ng JBC ng ilang pa mga nominado sa pagka Supreme Court Chief Justice. At narito po report ni Ian Cruz. Continue the judicial and bar unang sumalang Securities and Exchange Commission Chairperson Teresita Herbosa sa huling araw ng public interview sa mga nominado sa pagka Chief Justice bago italaga sa posisyon. 33 taon na siyang naging litigation lawyer at kahit isa't kalahating taon pa lang sa naturang pwesto, naniniwala siyang handa siyang pamunuan ang kataas-taasang hukuman. There are three things that I'd probably want to work for when I'm given the opportunity, and that is to give everyone access to the courts, and no one should suffer any delay, and that all decisions, in whatever form or manner, should be in the basis of merits, and the court itself should probably be able to give everyone fair and equal treatment. Napag-alaman din kamag-anak ni Herbosa ang pamansang bayani na si Jose Rizal. Kapre daw ng kanyang lola sa tuhod si Rizal. Pabor si Herbosa na magkaroon ng diborsyo sa bansa. Wala rin kaso sa kanya kung babae man o lalaki ang maging susunod na punong maestrado. Sumunod naman, si dating San Juan Representative Ronaldo Zamora. Dati siya nagsilbing executive secretary sa Administrasyong Estrada. Sa mga nominadong sumalang na sa public interview ng JBC, si Zamora lamang ang nagsalita sa Filipino sa kanyang paunang pahayag. Ayon sa dating congressman, ang ating wikang nais niyang gamitin sa korte. Mahalaga raw kasing maging bahagi ng buhay ng lahat ng Pilipino ang batas at mas bigyan ng pagpapahalaga ang mga mahihirap. Ang sinasabi nila ay ang napakarami sa ating mga kababayan ay naniniwala na ang ating mga hukuman ay inaanay. Inaanay ng lagayan, inaanay ng suhulan. Marami ang naniniwala na sa ating bayan nabibiliang hustisya. Na ang buong sistema ay hindi lang mabagal kundi pabor sa mayayaman at pabor sa makapangyarihan. At nang hindi lang ang tama at mararapat ang hinihiling sa iyo ng buong sistema, kundi pera at mas marami, mas mabuti. Pagkatapos ng karanasan dinaanan natin ngayon sa impeachment, sa aking tingin, meron tayo ngayong pagkakataon, ngayon, na baguhin itong ating kalagayan. Ang kanya namang pagiging isang politiko at outsider, hindi rohod lang sa paggawa niya ng mga sariling desisyon sakaling palaring mapili na Chief Justice. Ian Cruz, GMA News.